Isang masayang araw sa inyo, mag-aaral! Ako si Binibining Divine Dukusin, ang magiging teacher broadcaster ninyo para sa Filipino 9. Nahangad ang inyong kahandaan upang masimula natin ang ating talakayan hango sa Module 2. Upang lubos din yung maunawaan ang ating magiging paksa, ay aalamin muna natin ang daloy ng ating talakayan batay sa MELS. Una, nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Pangalawa, nasusuri ang tunggaliang tao laban sa sarili sa binasang nobela. Pangatlo, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginagamit sa akda. Pang-apat, nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan. Pang-lima, naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao laban sa sarili. At ang panghuli ay nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon gaya ng sa tingin, akala, pahayag ko, at iba pa. Ngunit bago natin simulan ang ating panibagong paksa, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang mga tanong. Una, ang pangluloko ba sa ating kapwa ay wastong paraan upang tayo'y makaawon sa kahirapan? Pangalawa, dapat bang magtiwala agad sa mga nangangakong magbigay ng tulong kahit hindi pa naman natin kakilala? Alam kong may mga sagot na kayo, aking mga mag-aaral. Maya-maya lamang ay balikan natin ang mga katanungang iyan pagkatapos nating mabasa ang isang nobela. Ano nga bang nobela ayon sa inyong pagkakaintindi? Tunghayan muna natin ang kahulugan ng nobela. Ang nobela ay isang mahabang likhang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayaring pinagkabit-kabit sa pamamagitan ng isang mahusay na balangkas. Ayon sa kahulugang ito, ang mahabang salisay ay nahahati lamang sa mga kabanata. Kung kaya't sa araw na ito, ang nobelang matutunghayan ay bahagi lamang na matatagpuan sa Kabanata 6 ng kabuuang nobelang Mga Katulong sa Bahay ni Vay Trong Phong ng Bansang Vietnam. Narito ang Kabanata 6 na mula sa Bansang Vietnam na may pamagat na Ang Liwanag sa Kalunsuran na isinalin ni Florentino A. Inigo. Inyo bang naunawaan ang binasang nobela? Mahusay kung ganun. Matanong ko nga kayo, tungkol saan ba ang binasang nobela? Tama! Ito'y tungkol sa mga taong nagnanais na makapaghanap buhay sa lungsod kung saan buong akala nila ay ito ang lugar na makakatulong sa kanila upang makaahon sila sa kahirapan. Nasilaw sila sa kagandahan at matatayog na gusali. Ang akala nilang liwanag na hatid ng kalunsuran ay mas lalo palang nagsasadlak sa kanila sa kadiliman. Marahil dahil na rin sa mga taong matatamis ang mga pangako. Ngunit ito pala'y manluloko at mapagsamantala. Mapagsamantala sa sitwasyon kung saan ginagamit nila ito upang kumita at hindi inaalintana ang lalong paghihirap ng kanilang pinangangakuan. Sabi nga sa nobela na ang mga taong mahirap na napadpad sa lungsod ay animoy mga gamo-gamo na nasilaw sa liwanag, na naghahatid pala sa kanila
sa panganib at kamatayan. Iyon ang paglalarawan na ibinigay sa mga tauhan sa nobela na nakikisilong sa bahay kainan na iyon. Samantala, ang may-ari naman ay inilalarawan bilang manluloko at mapagsamantala. Ang pangakong pagtulong niya ay may kapalit na mas lalong napaka-miserable sa buhay ng pinangakuan nito. Habang siya ay nagpakasasa sa kakarampot na kita ng mga taong nagtitiwala sa kanya, sa mga nabanggit kong paliwanag hinggil sa nobela, ano ang naging damdamin mo ngayon? Oo, alam ko na lubos na magkatulad ang ating nararamdaman. Ang kalungkutan para sa mga taong lubos na nagtitiwala at inis para sa mga taong manluloko. Ngayon, ay balikan natin ang katanungan kanina bago tayo nagsimula. Una, ang panluloko ba sa ating kapwa ay wastong paraan upang makaahon tayo sa kahirapan? Pangalawa, dapat magtiwala agad sa mga nangangakong magbigay ng kahit anong tulong kahit hindi pa natin kakilala? Ayon sa pinakita sa akda, walang magandang maidudulot ang panluloko, lalo pat nakakapanakit ito sa ating kapwa. At ayon na rin sa ipinaliwanag ko kanina sa inyo, na walang magandang maidudulot ang pagiging mapagsamantala. Sa ikalawang katanungan, ang iba siguro sa inyo ay ang sagot ay oo. Lalo na kung talagang walang ibang malalapitan sa panahon ng matinding kagipitan. Ngunit, mag-iingat rin sa pagtitiwala, baka ang makilala ninyo ay katulad ng taong nabanggit sa nobela. Isang taong ganid at mapagsamantala. Sa nobela, makikitaan din ito ng mga tunggaliang kumukukaw sa damdamin at interes ng mambabasa, sapagkat hindi magkakaroon ng buhay kung walang tunggalian. Ito ang uri ng tunggalian ng nobela. Una, tunggalian, tao laban sa elemento at pwersa ng kalikasan. Pangalawa, tao laban sa kapwa-tao. Pangatlo, tao laban sa lipunan. At pang-apat, tao laban sa sarili. Tuunan natin ng pansin ang tunggaliang tao laban sa sarili. Ang tunggaliang ito ay ang panloob na tunggalian na nangyayari mismo sa loob ng isang tao. Ang karaniwang problema ay tungkol sa moralidad at paniniwala. Ang tao lamang mismo ang makakalutas ng kanyang problema. Halimbawa nito, napulot mo ang pitaka ng iyong kaklase at may laman itong malaking halaga. Gusto mong ibalik, ngunit tila nanghihinayang ka. Sa halimbawang ito, ay magkakaroon ng suliranin ang pangunahing tauhan laban sa kanyang sarili at kung ano ang tama at mali na gagawin niyang desisyon. Sa pagkakataong ito, ay dadako naman tayo sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga piling pahiwatig sa nobela. Ano ang interpretasyon? Ang interpretasyon ay sarili mong pagkakaintindi sa pahayag ng may akda, maaaring batay ito sa katotohanan o sarili mong karanasan, pananaw at paniniwala. Dapat rin ninyong matukoy ang katotohanan, kabutihan at kagandahan ng isang akda. Ang katotohanan ay tumutukoy sa mga tunay na nagaganap sa lipunan, naririnig o nakikita sa balita, o di naman kaya ay nararanasan mo na may kaugnayan sa akdang tinalakay at ito ay may kaakibat na wastong impormasyon. Ang kabutihan naman ay tumutukoy sa maaaring mabuting hatid o epekto o mabuting sitwasyon na nabasa ng nobelang tinalakay. At ang kagandahan naman ay maaaring mga magagandang kaganapan sa nakikita mo sa akda na pwedeng pamarisan. At huling paalala, may mga angkop na pahayag na ginagamit sa pagpapahayag ng opinyon o sariling pananaw. Katulad ng sa tingin ko, sa palagay ko, akala ko, pahayag ko, at iba pa.
May iba pang gawain na dapat ninyong sagutan. Buklatin niyo lamang ang pahina ng inyong mga module at gawing gabay ang mga natalakay natin sa araw na ito. Natapos na rin ang pangalawang module. Tunay na ito ikinagagalak. Binabati ko kayo lahat mga mag-aaral. Kung mayroon kayong pag-aalinlangan at katanungan, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa inyong mga guro, sapagkat sila ay laging nariyan at handa kayong tulungan. Antabayanan pa ang ibang darating na panibagong paksa. Muli, ito si Binibining Divine Lukusin, ang inyong teacher broadcaster ng Filipino 9, na nag-iiwan sa inyo na unahin hanapin ang paraan, huwag ang dahilan. Kaya ang ating muling pagkikita ay aking inaasahan at inaantabayanan. Paalam sa inyo, aking mag-aaral! Hanggang sa muli, ingat!